Hello, good evening. This is Ray Manggara and this is Tech Jaryo para sa ulo ng mga balita. Sa GSM Marina, the Redmi K50 series will have WQHD OLED, ang taas ng resolution nito, display and Gorilla Glass Victus. Sa Gizguide, Xiaomi Redmi 10C with Snapdragon 680 now official. So, Xiaomi Redmi 10C, supposed to be ba to budget? Well, mamaya pag-usapan natin. Sa Pocket Now, Samsung rolls out update that removes performance limiter on Galaxy devices. Ayun. So, inamin na ni Samsung na talagang tinatrattle down nila mga smartphone nila. At ito ang kanilang response. Sa Gadget Match, Nokia officially pulls out of the flagship market. Yes, nag-pull out na po si Nokia, pero sa flagship market lang. And finally, sa Gizguide ulit, YouTube bans announces projects and due to legal actions from Google. So, kung user ka ng YouTube bans, pag-usapan natin ang pagkawala or pagsuko na ni YouTube bans. So, kung interesado ka sa ganitong topic, pag-usapan natin sa unang balita. Sa GSM Arena, sa panulat ni Peter ang nakalagay. So, the Redmi K50 series will have WQHD, ang taas ng resolution nito. Yun nga lang, isipin nyo, kapag mataas ng resolution, ang ganda niyan, di ba? Kaso, sobrang lakas din yan sa battery. Kung titignan nyo yung battery usage, okay? Alam ko, na-impress kayo rito, pero medyo na natin ang konti, ha? Kung bago tayo ma-impress. Kung titignan nyo sa battery usage, ang pinakamataas na gumamit ng battery, pinakamalakas umubos ng battery is the screen display, okay? So, yeah. This sounds good, WQHD OLED, yeah, and Gorilla Glass Victus. Ito, okay talaga ako dito kasi alam ko ito na yung pinakamatibay ngayon, mas matibay ito sa Gorilla Glass 5, nga lang mas mahal ang smartphone pag Gorilla Victus ang gamit. Pero, at least, mas matibay yung screen. So, ayon sa balita, the Redmi K50 series will launch on March 17, so that's 3 days from now, tama ba? Or 2 days na lang, Thursday. And it will include members powered by flagship Dimensity 9000 as well as ones with the Dimensity 8100, also Snapdragon. So, hindi lahat ng i-release nila na Redmi is Dimensity. Meron din namang version for Snapdragon. That's good. Continue tayo sa kanyang specs. The Redmi K50 series will be the first to offer Bluetooth 5.3. Uy, anong difference ito sa Bluetooth 5.2? I guess mas mataas ang quality ng audio with lower battery usage. Nice, ang ganda nito. And the display will use Samsung-made OLED. Samsung-made yung OLED kay Xiaomi. Itong resolution, 1440x3200. So technically, this is 2K display. Yeah, 1440p. The Redmi K50 phones will also support Wi-Fi 6, 160Hz bandwidth. Ooh, sweet! Xiaomi isn't hiding the design. In fact, here is one of the colorways, silver trace. Ito naman. Ah, ito na pala. Meron palang ano yun. Itong itsura ng Redmi K50. Ah, okay. So, konting ano lang, iteration dun sa current na popular design nila, like sa Poco F3. So, parang ganun lang din. Medyo binago lang nila ng konti yung placement ng mga lenses. So, yeah. Not much different sa current design. So, okay lang. Pero, curious ako sa actual niya na specs. Anyway, sa March 17 lang araw na naman hintayin natin. Update ko kayo just in case na interesante itong balitang ito. Anyway, ang link nasa video description in case na gusto nyo basahin. Okay? So, susunod na balita agad. Sa Gizguide, sa panulat ni Peter Paul, Xiaomi Redmi 10C with Snapdragon 680 now official. So, Redmi 10C, mga C-series nila is, I think, in yung budget. Pero, budget nga ba? Tingnan nga natin. Basically, ang kanyang screen ay 6.71-inch na may water drop notch, Qualcomm Snapdragon 680 chipset, Adreno 610. So, I'm not sure kung ganun kung pakalakas ngayon ang Adreno 610 eh. 4GB and 64GB and 128GB variant. 5,000 mAh battery and 10 watts charging. So, yeah, mas medyo slow ito na charging. So, typically, nasa 1.5 to 2 hours ito eh. Kung hindi ganun karami ang apps mo, tataas pa yan kung masyadong maraming apps. Since it is using a 4G chipset, okay, so Qualcomm Snapdragon 680 is still a 4G chipset. So, LTE, Android 11. Ang tanong, magkano? Ay, ito itsura nyo. Just in case na curious kayo, yes, ito na po ang kanyang itsura. Okay na din, maganda. Yung ano lang, yung teardrop notch, parang hindi na 2022 ang dating. Ito po yung price, just in case. Yung pinakamababang variant, 464 is 9,700 around. Hindi pa yan po exact. Actually, parang mahal, ano? And the 4GB, 128GB variant is 10,800.
namamahalan ako. I'm not sure kung sa inyo ba mahal ba yan, sulit ba yan. The device comes in 3 colorways, blue, green, is already available in Nigeria, although the rest of the details are still not clear. We'll get back to you once the more. Oh, so hindi pa naman siya i-release sa Pilipinas soon siguro. Ano kaya ang pangalan niya? Tensi pa rin kaya Redmi Tensi. Usually kasi nire-rebrand nila pag nililipat ng ibang bansa. Pero with these specs, for me, personally lang naman. Kung iba opinion, okay lang yon. I think masyadong mahal ang 9,700 para sa kanyang specs. But no, that's me. Anyway, lipat tayo sa susunod na balita sa Pocket Now sa panulat ni Roland Udvarlaki. I hope may pagkakabasa ko. Samsung rolls out update that removes performance limiter on Galaxy devices. So, sa mga hindi nakapanood nung huli, yung last lang na Tech Diario na is about Samsung yun. Lahat ng balita doon Samsung. And one of the balita doon na pinag-usapan is yung nahuli si Samsung na nagtatrattle ng performance. Kung flagship yung smartphone mo or any Galaxy devices, binababa po niya ang performance more than half. Okay? So, like kunwari, 100% yung performance. Ang makukuha mo lang na performance sa binayaran mo is around 40% lang. As in, mas mababa pa sa half. Base doon sa benchmark na ginawa, anong hinuhuli sila nung kinakapayong kung tama yung hinala na tinatrattle down or binababa ng performance ni Samsung ang performance ng binili nating smartphone. So, ang opinion ko doon, syempre doon sa video na yun, syempre lugi yun eh kasi binayaran ko is halimaw, tapos ang makukuha ko performance, what, pang total na lang, hindi na ganun kaano, and wala nga sa kalahati yung performance na ibinibigay. So, medyo nag-rant ako doon ng konti, and may nagsabi pa sa comment section na ginagawa ko doon ng kwento ang Samsung. Hello, nagbabasa lang po ako ng balita, and yung balitang yun, binalita sa lahat halos ng tech na news na mga outlets, Diario, online, so on and so forth, even Android Authority, binalita yon. Uling-huli kasi si Samsung doon. So, huwag nyo na po ipagtanggol si Samsung, may ebidensya po kasi. And now, pandagdag pa dun sa nag-comment na yon, ito po, inamin nga ni Samsung yung pagkakamali. Ito nga, nagdahilan pa nga siya. And now, nag-roll out na sila ng update na tinanggal na nila yung performance limiter na yon sa mga Galaxy devices. Okay? Kung Galaxy devices ka, possible na nangyayari ito sa smartphone mo. So, yun nga. Ito yung kanilang statement. In order to meet the needs of various customers recently, we plan to implement a software update that provides a performance priority option in the Game Booster Lab within the Game Launcher app as soon as possible. We will continue to listen to consumers' opinions and do our best for customer satisfaction and consumer protection. Actually, ito yung maliit na version. Nabasa ko kasi yung mas mahabang version. Yan nga, nagdahilan sila ganito. Inamin naman nila, hindi naman na tinatanggi, pero nagdahilan sila ng mga ibang way, ibang reason bakit doon nila ginawa yun. So, anyway, the point is, nahuli na kayo, tama na ako paliwanag. And buti naman, nagpadala agad si Samsung ng update para tanggalin yung performance limiter na yun. So yun, hopefully, ma-fix na ito ASAP, okay? Anyway, kung interesado kayo sa balitang ito, iwan ko sa video description yung link nito. Basahin nyo na lang po, okay? Sa susunod na balita, sa gadget match, Nokia officially pulls out of the flagship market. So, official na po na in-announce na ni Nokia. Kung Nokia fan ka, actually, in a way, maliit lang naman, hindi naman big fan. In a way, maliit na fan lang ako ni Nokia, and I was expecting more. Okay, from them. And yung pinakahuling flagship yata nila na nirelease is yung mukhang gagamba na Nokia. Hindi ko tanda kung ng pangalan noon. Ang daming camera na nilagay. Siguro 7 yata or 6. Which is mukha talaga siyang gagamba. And hindi nag-click yun. Yung software talaga ang pinakahuling problema ni Nokia dun sa flagship na yon. Okay? Sobrang buggy, lag. Tapos kapag kukuha ka ng picture, may loading. Hindi siya kagaya ng ibang mga smartphone nila. Xiaomi nila, Samsung nila. Instant. Yung Nokia na yon na flagship na yun, and sabi nga rito, nag-pull out na. So, basically or technically, yun talaga ang pinaka, yun na talaga ang pinakahuli nilang flagship na smartphone. Inannounce nila, hindi na sila gagawa muna ng flagship. Ang dahilan kasi nila rito is ayaw na nila makipagkumpetensya, or ito, doesn't want to get involved in a massive spec war with other players. So, hindi nila kayo makipagsabayan. And nakita naman natin actually. And even yung tinatawag nilang budget, hindi naman talaga totally budget. Even their budget smartphones, lagpas ng 10,000 pesos, which is hindi practical sa ating mga Pinoy. Sa ibang bansa, siguro practical yun. But here in the Philippines, pag sinabi natin budget, below 10,000 dapat yun. And hanggat maaaring nga, 7,000 to 6,000 lang eh. Yun yung specs na binibigay nila. Ang kinaganda lang kasi sa kay Nokia,
which is under HMD na ngayon, maganda yung update nila, yung upgrade nila. Yung smartphone typically nakakatanggap ng 2 to 3 years na software update, which is good. Yun lang ang good kay Nokia, but the rest, the pricing hindi masyado kasing ideal dito sa Pilipinas. So, I understand why. Hindi na actually ako nagulat kung bakit na in-announce nila to, and maybe at some point baka pati yung mga budget smartphones nila is i-pull out na rin nila. I don't know. Last I checked dun sa market ranking, medyo bagsak na bagsak ngayon si Nokia. Yun lang napansin ko. Anyway, mahilig kasi magbasa, so medyo updated ako ng konti. Anyway, kung interesado kayo sa article na to, link nito nasa video description, iwan ko para mabasa nyo ng buo. And finally, ito na po, Giz Guide sa panulat ni Edge Buenviaje. YouTube Vans announces project's end due to legal actions from Google. Actually, 2 to 3 days na yata ito na balita. And today, parang sumabog yung balita talaga na halos lahat ng news outlet is binabalita na to. Lahat ng news outlet, especially tech outlet. Na, yun, in-announce na nga ni Vans na tama na. Hindi na sila gagawa ng mga further updates kasi nga nasa under scrutiny sila ngayon ni Google, and legal actions, pwede sila makulong, hindi lang kulong actually, magmumulta pa sila. So the best move na gagawin nga naman nila is to give up na lang. Sabi naman nila actually hindi naman agad-agad yan mawawala, merong pang 1 to 2 years bago tuloy mawala. So may ilang taon ka pa, 2 years at least siguro. So yun ang sabi, nabasa ko kanina sa isang statement nila sa Twitter yata yun, na magagamit nyo pa yung Vans. Pero siguro dahil in-announce nila yon, ngayon in-announce nila yon, tingin ko haharangin na agad dyan ni YouTube or ni Google. Baka hindi na umabot ng 1 to 2 years. So I would recommend, kung talagang user ka ng Vans, is wag ka nang umasa na magtatagal pa si Vans yung functionalities niya. Pero pwede mong pagtsaga, wag mo siguro install. Pero kahit ginagamit mo siya, expect mo na mawawala siya at some point, a few months from now, I think a few months, talagang think ko ibablock na yan ni YouTube or ni Google. Gagawa ng paraan niya ni YouTube para mablock talaga. So for now, I think it would be best kung maghahanap ka na ng alternative. Marami naman dyang alternative actually. PureTuber, so on and so forth. I'm sure hindi kayo mawawala ng mga YouTube alternative na walang ads. Yun nga lang, lugi kami doon ng mga YouTuber. Ito nga yung ginagawa namin, nag-deliver kami ng information and tips and even guides. And yun, hindi kami kikita kapag wala kasing ads. Personally, pabor ako dito sa pagkawala ni YouTube Vans. But I'm sure sa mga mahilig sa free, which is ako rin, mahilig din ako sa free and walang ads. So, naiintindihan ko rin yung sitwasyon. Anyway, bago tayo matapos, tatanungin ko muna kayo, ano ang mga possible na magiging alternative nyo? Kagaya ng pure, ako, PureTuber, siguro pwedeng i-recommend ko as alternative. Anyway, ano yung mga alternative na tingin nyo na pwedeng ipamalit kay Vans? Kasi syempre, expect na natin yan, hindi yan magtatagal. Kahit sabihin lang 2 years yan, gagawa ng paraan yan. Ibablock na yan ni YouTube and Google. Iyon lang naman ang tingin ko, hindi ko sasabing sure mangyayari yan. Mga alternative kay YouTube Vans, ilagay nyo lang sa comment section, pag-usapan natin. And maybe gawin ko ng video rin, yung mga recommendations nyo. Okay? Kung hindi ka pa subscribe, don't forget to subscribe, like, and share. Ang ganda na lang, this is Rain Manguera, and you watch Tech Diario. Good night.